Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alam niyo ba kung ano ang talata sa banal na Quran ang ibinaba at ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng Kaaba? Ito ay walang iba kundi sa Suratul Nisa chapter 4 verse 58 ng banal na Quran. Ito ang sinabi ng Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adli. Inna Allah ni'ma ya'idukum bi. Inna Allah kana sami'an basira. Alam niyo ba mga kapatid sa pananampalatayang Islam kung para kanino ipinahayag ang aya na ito? Kung ano ang dahilan sa pagkakababa ng aya na ito? Ang pagkakababa ng aya na ito ay dahil sa isang sahaba na nagngangalang Uthman bin Talha. Si Uthman bin Talha ay nagmuslim pagkatapos ng pagsakop ng Kaaba ng mga Muslim na pinangunahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong ikawalo ng Hijra. At si Uthman bin Talha, siya yung namahala ng susi mismo ng Kaaba. Noong nasakop ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Makkah, siya ay nagtawaf. At pagkatapos ng magtawaf, gusto niyang pumasok sa loob mismo ng Kaaba, subalit natagpuan niya at natagpuan ng mga tao na ito ay sarado. At tinanong kung sino ang namamahala ng susi. At sinabi na ang namamahala o humawak ng susi ay walang iba kundi si Uthman bin Talha. At that time, si Uthman bin Talha ay hindi pa Muslim. Na kung kaya hiniling ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, subalit hindi ibinigay sa kanya. Kaya naman inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Ali radhiyallahu an na kunin ito kay Uthman bin Talha. Na kung kaya pinuntahan ni Ali radhiyallahu an si Uthman bin Talha, at that time si Uthman bin Talha ay nagtatago mismo sa itaas ng Kaaba. Na kung kaya nung ito ay pinuntahan, inakyat ni Ali radhiyallahu an ang Kaaba, ang tuktok ng Kaaba para kunin ang susi, at hiniling sa kanya kay Uthman bin Talha, hindi ito ibinigay ni Uthman kay Ali radhiyallahu an. Kaya na kung kaya nagdesisyon si Ali na agawin sa kanya, at ito ay naagaw nga ang susi, at bago ito ibinigay kay Propeta sallam, sa oras na yaon ay nandoon ang isa sa mga tiyuhin ni Propeta sallam na walang iba kundi si Al-As. Si Al-As ay humiling kay Propeta sallam na ibigay sa kanila ang dalawang karangalan. Ibigay sa kanila, sa tribu niya, ang dalawang karangalan. Ang karangalan ng Sukya at ang karangalan ng Sidana. Ibig sabihin, nung tinatawag na pamamahala, ika nga, ng Kaaba. At isinarito ay walang iba kundi ang paghawak ng susi. Sa kadahilanan, ang tribo ni Al-As, ika nga, mula sa tribo ng Quraysh, of course, ang namamahala sa mga pagpapainom ng mga haji na pupunta sa Makkah. So pinapainom nila, inaasikaso nila, ika nga, ang mga bisita sa Makkah, lalong-lalo yung mga tinatawag na hajj. At the same time, yung karangalan, which is walang iba kundi yung tinatawag na pamamahala sa Kaaba, subalit ito ay hindi ibinigay at hindi itinugunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kahilingan na ito. Bagamat tinatawag na ito ay angkil mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kung kaya, sa madaling salita, pumasok si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng Kaaba at nag-offer siya ng dalawang raka'a dito. At umika story short mga kapatid sa pananampalatayang Islam, binaba habang siya nasa loob ng Kaaba, dumating si Anghel Jibril alayhi salam upang ipahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam ang aya na ito, na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Katotohanan, kayo ay pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibigay, ibalik ang karapatan, ang amana, ang ipinagkatiwala sa sinumang ipinagkatiwalaan, sa sinumang tinatawag na nagtataglay nito, sa sinumang taong nagmamay-ari nito. At of course, hanggang sa huling aya. Na kung kaya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang hinanap ni Propeta sallam si Uthman bin Talha upang ibalik ang susi kay Uthman bin Talha.
Naun kaya ito ay inutusan si Ali na ibalik ang susi kay Uthman bin Talha. At nagtaka si Uthman bin Talha sa kadahilanan ay papaanong ibinalik sa manta, ibinalik sa kanya. Sabihin, he cannot imagine kung bakit nagawa yon ng propeta sa kanya. Subhanallah. Na sa kabila ng pagkakataon na yaon, bakit pa kailangan ibalik sa kanya? Nasamantalang ay nasa kanila yung chance na maagaw ang susi at ang pangalaga sa Kaaba. Eh dahil dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay nung inabot na ni Ali ang susi kay Uthman bin Talha, ay nagtaka. Bakit ganun? Bakit binalik sa akin ang tinatawag na susi? At ito yung dahilan, ika nga kung bakit pinaliwanag ni Ali sa kanya, dahil ibinigay o ibinaba ang ayah, yung binasa natin kanina, binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang ibalik ang ipinagkatiwala sa nagmamayari nito. At yan ay walang iba kundi si Uthman bin Talha. Dahil dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, siya ay nag-Muslim. Sabi, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Subhanallah, yun ang dahilan kung bakit nag-Muslim si Uthman bin Talha. At hindi lamang yun mga kapatid, hindi pa nagtatapos ang kwento dyan. At bilang pagpaparangal kay Uthman bin Talha as a tribu ni Uthman bin Talha, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagdeklara na ang mamamahala hanggang sa magunaw ang sandaigdigan ay mananatili sa kamay ni Uthman bin Talha sa tribu ni Uthman bin Talha. At hanggang ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hanggang ngayon ang tribu ni Uthman bin Talha na kung saan ito ngayon yung tribu ng kilala bilang iba kundi Ashaiba o Ashaibi, na pinangalagaan, ginugwardyahan mismo ng Saudi Authority. Ang pamilya, ang saling lahi, ika nga particularly ang namamahala ng susi ng Kaaba mula sa pamilya mismo ni Talha bin Uthman ay pinangalagaan ng Saudi government. Merong gwardya ang kanilang tinatawag na pamilya upang sa ganon ay maitatag at maitaguyod ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang command, ang utos at ang atas ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibalik ang tinatawag na amana, ika nga, sa sinumang nagmamayari nito. Walang iba kundi yun ang pamilya at angkan ni Uthman bin Talha. At sabi niya pa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Uthman bin Talha na ito ay ikaw ang mamamahala at sa ikinang tinatawag na susi ng Kaaba at mananatili sa ito hanggang sa huling katapusan ng mundo. At walang aagaw nito sa iyo maliban lamang sa isang leader o sa isang pinuno na hindi makatarungan. Naon kaya, sasaksihan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na hanggang sa ngayon, ang namamahala ng susi ng Kaaba walang iba kundi sa kamay ng tribu at angkan ni Uthman bin Talha na tinatawag na Ashaiba. Okay, Banu Ashaiba. Sabihin angkan ni Shaiba. Balik tayo sa tinatawag na sabihin natin sa aya. Ang aya na ito mga kapatid ay hindi lamang tumutukoy ika nga sa particular na tinatawag na sitwasyon na walang iba kundi kay Uthman bin Talha. Subalit ito ay nasasaklawan ang lahat ng hukom, lahat ng tao. La, sabi nga ng ating mga ulama na al-ibratu bi'umumil lafzi la bi'khususis sabab. Ibig sabihin ang isiraalang-alang ang pangkalahatang pagpapahayag at hindi kung papaano ang particular na pagkakababa. Ibig sabihin ang rules, ang hukom, ika nga hindi lamang tumutukoy ito sa tumutukoy kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ika nga na ibigay at ibalik ang susi kay Uthman bin Talha bilang tinatawag na amana, subalit ito ay sumasaklaw sa lahat ng klase ng amana, sa lahat ng Muslim, ika nga, mula noon hanggang sa ngayon. Na kung kaya ang amana o ang trust mga kapatid, ito ay napakahalaga na pag-ingatan. Napakahalaga na ito ay ibalik, ika nga, ang ipinagkatiwala ng isang tao sa kanyang kapwa. Dahil ito ay utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay alinsunod sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adil amana ila man itamanak wala takhun man khanak. Ibig sabihin ay ibalik ang ipinagkatiwala sa sino mang ipinagkatiwala sa iyo, at huwag traidorin ang sino mang nagtraidor sa iyo. Okay, huwag ipagkanulo ang sino mang nagkanulo sa iyo. At ito ay utos sa atin ng Propeta Salam. At the same time, pagkatandaan natin, lahat ng sinumang nagmamayari ng tinatawag na karapatan ay kinakailangan na ito ay isa katuparan, ika nga. Ibalik
ang karapatan ng sinumang nagmamayari ng karapatan ito. Maging sa araw na paghuhukom, tayo ay walang duda ay ibibigay sa atin ang karapatan na kung saan ay narapat para sa atin. Kabutihan ay kabutihan, ang kasamaan ay kasamaan. Maging ang tao, maging ang tinatawag na mga hayop, sa araw ng paghuhukom ay makukuha nila yung makatarungan, yung karapatan nila. Bati sa hadith ni Rasulullah mula sa Sahih Muslim, na kung saan sinabi mga kapatid, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La tu'addunal huquqa ila ahliha yawmal qiyamah hatta tuqadu li syati al-jalha min syati al-karma." Ibig sabihin ay tunay na ibibigay ang karapatan sa sino mang nagmamay-ari nito sa araw ng paghuhukom. Maging ang mga hayop na walang sungay ay makukuha nila ang kanilang karapatan mula sa mga hayop na may sungay. Halimbawa, ang hayop na may sungay dito sa daigdig ay sinuwag niya. Ang hayop na walang sungay sa araw ng paghukom ay magkakaroon ng tinatawag na kaisaas, magkakaroon ng tinatawag na sabihin natin ng retribution, at ibibigay ang karapatan ng sinumang nagmamayari nito. Ibabalik ang karapatan ng sinumang nagmamayari nito. Na kung kaya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kinakailangan na matakot tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at matakot na sa araw ng paghukom, at gayon din ay kinakailangan na ating isakatuparan ang ipinagkatiwala sa atin at ibigay ang karapatan sa sino mang nagmamayari nito. So, Allahu alam bisawab, nawayin magkaroon tayo ng aral mula sa tinatawag na kwento na ito. Jazakumullahu khair. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Ilyas. Thank you.